Good day mga bossing, magandang araw muli sa inyong lahat. And for today's vlog, titignan natin ang actual gas consumption ni Suzuki Espresso. Pero bago ang lahat, intro muna! Good day mga bossing, magandang araw muli sa inyong lahat. And for today's vlog, titignan natin ang actual gas consumption ni Suzuki Espresso. And kung bago ka pa lang dito sa channel namin at interesado ka sa sasakyang ito, Suzuki Espresso. And if you would like to know more about this car, don't forget to subscribe and hit the bell button para ma-update kayo sa mga future vlogs namin. And kung interesado rin kayo sa house improvement, travel at mga kainan, please consider to subscribe to this channel. At ang content natin for today's vlog is galing sa ating one of our subscribers. Siya ay si Bossing Cebu Cheapsite. So ang sinabi po ni Cebu Cheapsite is, "Bro, thank you for sharing your review about Suzuki Espresso kasi type ko rin tong vehicle na to. Pero may comment lang ako sa fuel consumption estimate mo na 3 pesos per kilometers. Hindi siya accurate kasi sa 784 kilometers mo, hindi pa nauubos ang fuel mo. Tatakbo pa yan ng ilang kilometers pa. Para makuha natin ang tamang kilometer per liter niya, dapat before ka magpa-refuel uli, i-record mo and ODO at magpa-full tank ka. Then after driving for how many hours, balik ka sa the same gasoline station at magpa-full tank ka uli at tingnan mo yung ODO and then i-compute mo first step, percent ODO or ODO less previous ODO equals mileage run. Second step, mileage run, divide mo sa number of liters consumed on your latest refueling equals kilometer per liter. Yan ang accurate na computation." Ayun, shoutout sa iyo, Bossing, and thank you sa suggestion mo na yan. Maraming salamat sa iyo, Bossing, sa pag-suggest kung paano makukuha yung actual and accurate gas consumption ni Suzuki Espresso. And today, gagawin namin yan. Tara, samahan nyo kami. Alright mga Bossing, so nandito tayo sa gasoline station para magpakarga ng gasolina. Ang ating odometer reading is 1,704 kilometers. Okay mga Bossing, so ito yung napakarga natin. Umabot ng 1,028 pesos and 92 centavos, 24.498 liters, 42 pesos per liter na gasolina. Alright mga bossing, so nakaakyat na kami dito sa Pililia Windmill. Ayan o. So hanggang dito lang inaabot natin kasi sarado. Alright mga bossing, so umakyat nga kami doon sa Pililia Windmill. Bali, di na namin maisasama dito yung video ng pag-akyat namin sa Pililia. Gagawa na lang namin ng panibagong content kasi masyado nang mahaba yung video natin. Yes. Ngayon, malapit na kami sa, ano ulit yung pupuntahan nating restaurant? Pupuntahan nating restaurant is Cafe Caterina. Cafe Caterina dito sa Tanay Rizal. And then, from Binangonan, akyat ng windmill, tapos baba, downhill, papunta na dito sa Cafe Caterina. Tumatakbo na kami ng 54 kilometers. Yes. Okay, so pababa, pagka uwi ng Binangonan, i-compute natin yung ating actual gas consumption. Bali, combination to ng uphill, ng flat road, downhill, i-compute natin yun mamaya. Flat road. Okay, so balikan namin kayo mamaya mga bossing. See you later guys.
mga bossing, so nandito na tayo sa Cafe Caterina. So bali, nung malapit na kami dito, binaba namin yung windows namin kasi sarap ng simoy ng hangin. Simoy ng hangin sa akin ay lumalamig na. Simoy ng hangin sa akin ay lumalamig na. Alright. Uy! Nakatakot! Alright guys, so kakababa ko lang. Ayan natin yung view ng Cafe Caterina. Tara na ako nga sa Tagaytay. Ayan si Baby Scarlett. At ito si Hubby. We'll get back to you. Kain lang kami. Alright mga bossing, so pauwi na kami. Tumibog na kami, busog na busog. Masarap naman yung mga pagkain. Sulit naman din at may view. So kung pansin nyo, nakabukas ang aming mga windows. Makita mo bebe? Yan, kasi mahangin. Kasi nasa taas na tayo ng bundok eh. So gusto namin maramdaman yung hangin dito. So presko, sarap. Few moments later. Oh, ayun nga guys. Nakita kami ng ubas na 25 pesos lang. 1/4. Bumili kami ng kalahating kilo. Kasi yung tagal ko na rin hindi nag-uubas. Mura ubas dito mga bossing. 25 pesos 1/4. So, kalahati. 25 plus 25, carry 1 plus 2, divided by 3, multiply by 6, times 0, 50 pesos. Ganun ako kagaling mag-mat mga bossing. Kaya ako mag-i-engineer ko eh. Mag-i-engineer ako eh. Alright mga bossing, welcome back. So nandito na kami sa Morong. Bali, ang tinatakbo na natin is 95 kilometers. So, pag-uwi natin, siguro more than 100 kilometers yung tinakbo natin. And then, mag-compute na tayo ng ating gas consumption. Okay, mga bossing. So, we're back to the gasoline station, Petron. Kung saan tayo nagpa-full tank kanina. Ngayon, magpapagas naman tayo. Okay, thank you, Dios. Pinauna mo niyo. Maraming salamat na pagbigay. Pag-gas na tayo dito, the same gasoline station. Pag-gas din tayo ng same. Okay, magpapa-full tank tayo ngayon. Ang kilometer natin na tinakbo is 1,812 kilometers. Ima-minus natin yan sa kilometer bago tayo pumunta ng Tanay. Alright mga bossing, so computation portion na tayo. Yung present odometer natin is 1,812 kilometers. Ima-minus natin yan sa previous odometer
bago tayo tumakbo from Binangonan to Pililia and then going back to Binangonan. So ang previous odometer reading natin was 1,704 kilometers. Ang sagot is 108 kilometers. So ito yung mileage run na tinakbo natin from Binangonan to Pililia and going back to Binangonan. And then yung number of liters consumed on our latest refuel is 5.787 liters. So para makuha natin yung kilometer per liter, yung mileage run na 108 kilometers, i-divide natin yan sa 5.787 liters, yung latest, yung na-consume na liters natin on our latest refuel. And then ang sagot is 18.66 kilometer per liter. So yan yung actual gas consumption ni Suzuki Espresso on a road condition na flat surface, uphill, and downhill. And para sa mga newbie na kagaya ko na hindi pa malinaw yan kung matipid ba si Suzuki Espresso when it comes to gas consumption, gumawa rin ako ng computation based on peso per kilometer. So yung cost ng ating latest refuel is 243.05 pesos. I-divide natin yan sa mileage run na tinakbo natin, which is 108 kilometers. Ang sagot is 2.25 pesos per kilometer. So yan ang actual gas consumption ni Suzuki Espresso. Alright mga bossing, so yun nga yung journey namin para makuha yung actual gas consumption ni Suzuki Espresso. So sa mga nagtatanong, sana nasagot namin ang inyong mga katanungan about gas consumption ni Suzuki Espresso. So tatapusin na namin yung vlog namin for today. And bago kami magpaalam, anong sasabihin, Bebe? Don't forget to like, share, and subscribe to this video. Have a good day! Bye! Bye.